Magandang araw sa mga kaalaga. So, ayun, this video is all about a day of a groomer, no? So, ayun, so hindi talaga ako as in kagaya ng iba na madaling araw talaga gumigising kasi yung ginagroom ko is dalawa lang. Ayan lang, so isang tank lang yung ginafocusan, ayun mga kaalaga. So, ang sarap ng sikat ng araw mga kaalaga, no? Ayan, so kaya dyan ko nilagay yung tank. So, napakaganda ng lumot mga kaalaga. Ayan. So, ito yung kagabi na tubig. So, kukunin ko muna ito mga kaalaga. Then, water change na tayo. So ayan na mga kaalaga, tapos ko na nailipat yung tubig. So ayan na. So water change na muna tayo mga kaalaga. So may aso nga pala dito mga kaalaga, no? Isang golden retriever. Ayan. So ito talaga yung una kong ginagawa mga kaalaga pagkagising. Nilamos muna, then after nun, nag-bear na dito, tapos mag-water change. Tingnan nyo yung sikat ng araw mga kaalaga na napakaganda. So tara, simulan na natin. So yung gamit ko mga kaalaga is itong hose na ano na, pang siphon, pero hindi yung ano no, yung may pump na ano, sinisigup ko talaga, sinihigup ko talaga dito para magka tawag ito para lumabas yung tubig. Ayan. So nang una sinukuha ko talaga yung mga dumi-dumi, mga excess na mga anong tawag ito, yung mga ano ng mga isda natin. Lapit na tayo mga kaalaga. Talaga yung una kong ginagawa mga kaalaga, no? Everyday water change. So yung daily routine ko is ito, nagwa water change ako, tapos pinakataas yung 50%, pero minsan lang talaga ako ng 50%. So yung ginagawa ko is 30% lang kasi yung tubig namin dito mga kaalaga is chlorinated. Yan, so ganyan ako nagwa water change. And everyday water change then twice a day. So ginagawa ko mga kaalaga, so may iba-iba din tayong routine sa ibang breeder, ibang groomer mga kaalaga. So yung ginagawa ko 6 a.m. In the morning water change ako, then pinaano ko na cycle ko ng short hours, no? So after pagka 6 p.m. ayan paggabi, so water change naman ako mga kaalaga. So ayun lang din. Pagka umaga, gising, 6 a.m. water change naman. So ganun na yung routine ko mga kaalaga. So twice a day. Ayan. Pero hindi 50%, 30% na mga kaalaga. So ayun. So lagyan muna natin ang tubig mga kaalaga. So,
basta yung ginawa ko mga kalaga, meron akong pang ano no, panglagay dito para hindi na ako mahirapan maghawak. So yung iba merong valve, controller valve ba yun mga kalaga. So ito lang yung ginamit ko, PVC pipe na 1/2, then elbow, tapos para yan. Ganyan lang, tapos lagay ko na mga kalaga, then hinihintay ko na lang mag mapuno dito, or minsan pag may nakita pa ako mga dumi ng isda, so kinukuha ko mga kalaga. So ayan mga kalaga, malapit ng mapuno, so di natin kalimutan syempre maglagay ng asin mga kalaga. So ayan, napaka-importante talaga nyan mga kalaga no. O ganyan lang yung ginagawa ko. Ayan lang mga kalaga. Then, gumagamit nga pala ako ng AquaCare mga kalaga. Yan. Hindi po ito sponsor, binili ko po ito mga kalaga. So yung nakakatulong sya, ayan, saya natin. Removes harmful chlorine, neutralizes chloramine, creates clear water, buffers the pH, help fish to resist stress, detoxifies heavy metal. So kahit itong dalawa lang mga kalaga no, itong tatlo, remove sample harmful chlorine at itong help fish to resist stress and detoxifies heavy metals. Heavy metals is good na para sa itong mga kalaga. So shake lang natin. Then yung ginagawa ko mga kalaga is every 10 gallon daw ito puno. So yung ginagawa ko talaga 1 1/2 yung ginagamit ko mga kalaga. Yan, so binubuhos ko dito sa may flow ng tubig para mag-cycle talaga siya mga kalaga no. Yan, so yung half natin dito lang. Yan. Ganun lang mga kalaga, ayan puno na. So off ko muna. Yan, itanggal ko na yung hose sa connector niya, then yun, hintay lang tayo ng 10 to 15 minutes, then pakain na tayo mga kaalaga. So ayun mga kaalaga, papakain na tayo no, after ilang minuto, 15 minutes. So usually 7 a.m. ako nagpapakain, so ito yung pagkain natin mga kaalaga, steam egg. So kung hindi pa nyo napanood yung paano ko gumawa ng steam egg, ayan, lagay ko na lang dyan mga kaalaga. So yung pagpapakain ko mga kalaga is isang cube lang talaga ganito, or minsan hinahati ko para hindi maging hindi ma-pollute yung tubig na, or maging cloudy. Ayan, so hinahati ko mga kalaga. So ito na yung pinapakain ko, then lagay lang natin. So maliit man yung isda natin, so ginapino, pero hindi as in pino, yung sakto lang. Yan. So ang paraan ko dito mga kalaga, teka lang, napakasilaw. Yan, nakaliwanag. So yung ginagawa ko talaga mga kalaga is ganyan, kumakain sila. So it means gutom sila, gusto talaga nilang kumain, at syempre gustong gusto nila yung ginawa nating steam egg. So ang ginagawa ko talaga mga kaalaga, ganyan, kapag maubos na nila, so every time or every kahit 15 minutes lang, ganyan, pag ubos na, nilalagyan ko na din talaga ng steam egg. So more than 10 times a day ako nagpapakain, no, pero hindi ko na nabibilang. Minsan pag malamig or umuulan, hindi talaga ako nagpapakain. Ayun, then, so ano pa ba? Alternate din pala ako ng steam egg mga kalaga no, kapag mukhang cloudy na yung tubig, so inaalalayan ko ng ano tawag dito, ito yung feeds natin. Yung gamit ko dito mga kalaga is Saki Hikari Green, then with spirulina, tapos nilalagyan ko ng, para dumikit yung spirulina granules, so nilalagyan ko ng red bio. So antay-antay lang kayo, red lamb mix. Yung regla mix daw mga kalaga, good daw yun sa pag-grooming. So antay-antay lang kayo, magagamit din kayo. Ayan, then balik tayo mamaya. Ayan mga kalaga, after 15 minutes, check na naman natin. Hindi syado makita, pero sa mga mata ko ay wala na. So yung ginagawa ko din pala mga kalaga,
gaya ng steam egg, nilalagay ko sa ref, tapos kumukuha na lang ako gaya nito. So ito, try natin yung isang cube na ilagay natin mga kalaga. Yan. Ano na mga kalaga, no? So yung feeding ko is no live foods. Noon lang. Tapos steam egg, tapos yun, pellets. Check naman natin. Close talaga dito mga kalaga kasi may golden retriever dyan na bata pa. So check natin. So as you can see mga kalaga, meron pa yan, no, maliit lang. So ayan, check natin time to time mga kalaga, no. Ayan, so pwede na tayo maghulog para alternate naman, no, na may pellets silang kinakain. So hulog tayo ng ano mga kalaga, pellets na ano, nilalagay ko talaga itong mga kalaga, no, sa may ano, sa andun talaga sila malapit para habulin lang nila. Ayan, lagyan natin mga kalaga. Ayan o, oh, ganyan. So, nagsarap parang pa naman sila. Ayan. So, check na natin from time to time. So, baka mamaya na lang akong gabi babalik. Basta ganun lang yung routine ko. Every time, chine-check ko. Kung may pagkain na sila, kung wala, huhulugan ko, lalagyan ko, ganun lang. So, kita-kits na lang mamaya mga kalaga. Magandang gabi sa inyo mga kalaga. So, ngayon is 6 PM. So, on muna natin yung lights dito. So, ayan mga kalaga. So, ngayon ay panghuli natin na ano, water change ngayon. So, pangalawang water change natin ngayon na araw. So, twice a day ako nagwa water change mga kalaga, no? Ayan. On natin yung lights sa ating munting aquarium. Yan, oops, and then yun. So ito na yung ano natin mga kalaga, may lights tayo na LED. So ito yung disadvantage ko na sa camera, no, sa pag video. So ayos lang yan, at least ang importante talaga is yung content ng ating vlog. Yan, tapos may binigay si Sir Gongyo sa atin. Shoutout sa iyo, Sir Gongyo or J. Marks Garces. So, binigay sa atin mga kalaga dahil nagbibigay din tayo sa kanya ng moin adapt niya. Yan, thank you, Sir. So, try din natin to sa pag-grooming. Yan, so, yun mga kalaga, water change na tayo. Naka-prepare na ako ng mga dito. May laman pa na tubig ko. So, naka-prepare na ako dyan. So, let's do this. Kalaga, start na tayo na mag-water change. So, ganun pa rin, 30%. So, 30 pesos. So, ganun pa rin, 30% na tubig yung ibabawas natin mga kalaga. So, start na naman tayo ng siphon. So, pinaka-importante mga kalaga, na unahin natin yung mga dumi. So, kukunin talaga natin yung mga dumi mga kalaga. At advantage na din itong tawag ito nitong LED lights or LED lights para mas makita natin yung mga dumi mga kalaga. Ayan. So ganito lang yung ginagawa ko, no, everyday. Minsan kapag nagwe-welding ako, ganyan. So hindi na ako nagwa-water change kasi bawal magbasa ng tubig. So nandito naman yung pinsan ko or yung kapatid ko na si Christian. So sila na lang yung inuutusan ko na mag-water change. Yan, ganyan lang mga kalaga. So, continue lang tayo. So, ayun mga kalaga, another tip din pala, no. Pagkatapos nyo nakuha na yung mga dumi dyan, yan dyan mga kalaga, tapos ayos naman, wala nang dumi. So, pag kulang pa yung ano, gaya nito, kulang pa yung nakuha ko na tubig, so mas maigi na na ilagay mo talaga sa floor yung hose para safe, no, para hindi mahigup yung isda natin. Baka kasi madamage yung mga ipang groom natin na alagang isda. Ano mga kalaga, so tentay na lang tayo na mapuno ito, then
dito, may pangkabit naman tayo. Tapos ready na yung hose. Yan, so mas okay na siguro na ikabit natin itong mga kalaga. Na-install ko na. Then lagay lang natin dyan. Tapos on lang natin mga kalaga. Yun, so double check natin. Gaya nito. Nalagpas na, delikado na. So kuha na tayo dyan. So mga may matitira kasi dyan, diba? So check natin kung mga lumulutang. Yan, so balik lang ako mamaya kalaga. So ayan mga kalaga, tapos na yung 30%. Bawas ko na, yan, puno na. So ayan mga kalaga, prefer ko na hindi talaga as in malakas yung flow ng tubig, no? Yan, tapos nilalagay ko lang dyan para sabay sila sa flow ng sump filter natin mga kalaga. So ayan, antay na lang tayo. So syempre, hindi natin kalimutan na mag-prepare ng ano natin mga kalaga, asin at saka ito yung aquacare, paubos na nga, no? Yan. So kanya-kanya yung mga groomer, no? Kanya-kanyang diskarte. So ako gumagamit ako ng ganito mga kalaga kasi sa mga benefits na makukuha natin dito. Yan. So antay na lang tayo mapuno. While waiting mga kalaga, yun, may sasabihin lang ako sa inyo, no? Sa syempre as a groomer, newbie pa lang ako, no, mga kalaga. So advice ko lang sa mga estudyante ngayon, lalong-lalo na ngayon na online class, take advantage ninyo, no, na mag-alaga ng isda. Ayun, sa aking experience, advantage na ito, no, na online lang, so nandito lang sa bahay, kaya ayun, hindi na ako lumalabas ng bahay, lumalabas lang makipag-meet sa other fish keeper, ganun, punta sa kanilang munting palaisdaan, ganun lang. Then ayun, balik sa bahay, water change, ganun. So mas lamang tayo pag groom, at depende na din sa groomer, no, sa tao kung mahalin niya yung ano niya, trabaho niya, yung hobby niya mga kalaga. Kagaya ko ngayon, ayan, hindi talaga biro na mag-groom. So first time natin na sali dito sa grow out grooming challenge, no? So 2 months natin 'to na aalagaan yung isda. So ayun mga kalaga, at syempre bawal tamad sa pag-groom ng alagang isda natin. Ayun, tapos syempre obserbahan natin yung isda, lalong-lalo na sa pagkain, kung ano yung gustong-gusto nila na kainin mga kalaga. So shout out nga pala kay Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. So ayun mga kalaga, balik tayo mamaya. Yan mga kalaga, enough ko na yung gripo. So syempre, hindi natin kalimutan yung asin. Yan. Yan lang, parang nagmamagic sarap, no? Makikita natin yan sa mga memes sa Facebook after mag-water change, yung ganun-ganun ba? Yan, sensya na talaga kayo sa phone ko mga kalaga, balang araw makapag-upgrade din tayo ng camera. Yan. Lang, tiis-tiis lang tayo, no? Yan. So same lang pa rin ang procedure. Yan. Lagyan natin dyan. Mas dito ako nilalagay kasi andun, dito yung bagsak ng tubig ng sump filter. Yan lang mga kalaga. Close natin. So ayan lang mga kalaga, no? Tapos natin sila na water change. So yung ginagawa ko naman is after 15 minutes or 20 minutes, nilalagyan ko ng steam egg mga kalaga. Then ayun, tapos check na naman kung meron pa. So until 10 p.m. ako mga kalaga. Tapos pagkatapos ng 10 p.m. ayun, off ko na yung LED lights ko. Then tulog, ganun, para maaga gumising, 6 a.m. na naman. Yun yung daily routine ko mga kalaga. So I hope may natutunan kayo or ano ba dyan, about sa diskarte ko mga kalaga, about sa pag-aalaga ko ng isda ko. So ayun lang, at abang-abang naman sa next vlog mga kalaga. Bye bye.